Magandang hapon sa inyo mga kadayo. Dito ituturo ko sa inyo yung mga component ng or mga accessories ng microwave oven. Pag halimbawa ang microwave oven nyo ay shutdown o kaya wala siyang power, ganito ang chichik nyo. Ang una nyong gawin, check nyo muna yung discharge nyo muna yung kapasitor para safety kayo. Ayan, katulad nito. I-short nyo lang. Ayan. Kasi high voltage siya. Tapos, kuha kayo ng tester. Check nyo sa continuity o kasi sa diode sign para makakuha ng resistance. Check nyo muna yung cord. Alam yung cord nung microwave. Pag okay naman siya, dito kayo magpo-proceed. Check nyo muna tong transformer niya. Yan, sunod-sunod na yan. Check natin, transformer. Ano rin kung paano i-check? Yan. Itong dalawang to, para sa 220 yan. Yan, may reading. Kahit i-diode sign natin yan, may resistance yan. Sa resistance yung ito, no? Yan, nagkakaroon siya ng resistance. Ayan. Sa continuity tayo. Yan, ganun sa transformer. Check natin. Check mo yung ground. Yan, kabila. Check din yung ground. Yan, mga grounding niya. Baka grounded siya. Wala. So, okay tong transformer. Dito tayo sa output. Input to ng 220, ito yung output niya, ito. Ito. Yan, check natin itong output niya. Yan. Pag-check niyo yung output niya, yan. Itong kabilang side, ito yung exa. Ito yung diretso sa fuse. Yung fuse diretso dito sa kapasitor. Ayan. Ganyan. So, check natin yan. Check ganyan yan. Tapos yung isa dito. Tumutunog yan pag okay. Pag may diferensya, hindi siya tutunog. So, ano natin? Ibig sabihin, hindi siya tumunog. So, may posibilidad na may difference sa yung fuse. Check natin yung ibang component. Ang posible pag sumabog ang fuse, may short circuit sa mga ano niya, katulad ng diode. Pag tumunog, bad siya. Yan, hindi naman siya tumunog. So, okay siya. Yung capacitor, pag pinindot mo, at tumunog siya, pag sinundot mong ganyan, kabilaan, pag tumunog siya, ibig sabihin, bad siya. So, ito, hindi siya tumunog, okay siya. So, ito na yung suspect natin, dito na tayo. Okay, tingnan natin to. Ito yung fuse. Ayan. Yung fuse na. I-actual natin i-testing. Dapat tutunog siya. O, wala, hindi siya tumunog. Dapat tutunog siya. So, gotin natin. Ayan. O, nakita nyo? O, busted na siya. Ayan. Putol na ang loob. Kaya hindi na siya tutunog. Dapat tutunog yan. Pag inanyan mo, tutunog. Ay, nagulog pa. So, yan. Kaya siya nasunog. Dahil may nag-short sa linya. Kasi check nyo naman tong magnetron. Ang pag-check naman ng magnetron, yung dalawang to, pag tumunog yan, okay. Yan. Ibig sabihin, okay to. Kunin nyo isang linya, sundot nyo isang linya, i-body ground nyo. Kung tumunog siya, kung tumunog pag binadi ground nyo, sira siya.
tapos lipat sa kabila. Pag tumunog, pag pinindot natin tunog, sira. Ibig sabihin ito, okay, yan o. Hindi tumunog. Hindi tumunog. So, okay to siya. Yun yung pag-check ng magnetron. Una dito, dapat tumunog. Pag binadi-ground mo, dapat hindi tumunog. Yan, okay siya. Kaya pumutok ang fuse nito dahil ito na short na to sa body. Yan, ito nakita nyo. Sunog siya, nakakabit na sa body to, dumikit na sa body, kaya pumutok ang fuse. Yan, kaya pumutok ang fuse. Balik natin. Kuha nyo na sa magnetron. Ulitin natin. Pag-check ng magnetron, pag ganyan, okay yan. Pag ginadigraw na walang tunog, okay yan. Lipat sa kabila, walang tunog, okay yan. In case natutunog siya, pag ginanon binadigraw nyo, sira ang magnetron. Tapos dito na naman tayo. Pag pumutok ang fuse na ano, katulad niyan, may possibility na na-short dito sa magnetron o dito sa diode. Pag tumunog yan, short. Pag dito, yan. Pag tumunog yan, short. So, puputok ang fuse. Pag dito naman, yan. Yan, okay yan. Kasi may ano siya. May resistance. Pag binaniground na tumunog, puputok na naman ang fuse. So, ganun lang. Kaya puputok ang fuse nito dahil sa dito. Nakakunik sa body. Sunog. So, yan. Ang papanitan lang dapat nito ay ito lang fuse. So, nakuha nyo na paano mag-check ng component ng ano. Ito pala yung pinaka-importanting ano ng microwave oven. Ito yung pinaka-importanting bagay. Okay, maraming salamat sa panonood.